isang mahiwagang buhay na bato ng Romania, lumalaki at gumagalaw. Maaaring napataas ka ng kilay pagkatapos mapakinggan ang pamagat ng ating kwento. Ngunit masaya ang kalikasan na kumpirmahin ang katotohanan ito. Kung nais mo ng mga ganitong kwento, inaanyayahan kitang manood hanggang dulo. Huwag mo rin kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mga gagawin pa nating video. Alam naman natin sa ating planeta ay mayroong mga bato na iba't iba ang mga uri. Milyon-milyon ang nabuo sa paglipas ng mga taon at depende sa mga katangian, pinagmulan at uri. Ang lahat ay pamilyar sa mga bato. Maaaring mabuo agad sa ating isipan na pag sinabing bato, ito ay isang matigas at kumpak na mineral na sangkap. Sa ating paglalakad, nilalampasan sila, hinuhukay ang mga ito sa labas at tinititigan sila ng may pagpapahalaga habang bumubuo sila ng mga bundok at kanyon. Kaya alam nating lahat kung ano talaga ang isang bato. Ngunit ngayon ay hayaan niyong ibigay sa inyo ang mga kakaibang bagay sa buhay na maaaring hindi mo pa alam. Alam niyo bang may isang bato sa Romania na tila imposible sa simula? Ang mga bato ay lumalaki, dumarami at talagang gumagalaw. Ang mga kakaibang bato na ito ay tinatawag na Trovantes. Ito ay nagpabaliw sa mga eksperto mula noong kanilang natuklasan. Ang mga batong ito ay maaaring mapagkamalang isang buhay na organismo. Ngunit hindi sila isang uri ng halaman o hayop. Sila ay mga bato, ngunit maaari silang lumaki at dumami. Mayroon silang mga ring tulad ng mga puno. Dahil ang kawili-wiling katotohanan na ang mga trovant na ito kapag pinutol ay may mga spherical at ellipsoidal na singsing na katulad ng isang puno ng kahoy. May mga ugat sila at kung minsan ay talagang gumagalaw. Ang mga ito sa katotohanan ay mga kongkreto. Ang mga kongkreto ay mga curious geological formations. Ang mga trovant sa Romania ay mukhang bulbous boulders. Ang ilan sa mga ito ay pantay-pantay ang hugis na parang gawa ng tao. Ang pinakamaliit ay ilang pulgada lamang ang lapad. Ang pinakamalaki ay malalaking bato na mas malaki kaysa sa isang tao. Ang ilan ay nakikitang tumutubo na parang kabuti na kumpol. Ang mga kongkreto ay karaniwang simentadong buhangin. Sila ay unang nabuo, humigit kumulang, 6 milyong taon na ang nakakalipas. Ito ay mga batong gawa sa Great Stone. Ang matinding pangmatagalang lindol ay humubog sa buhangin upang maging spear shockwaves ang kumumpleto sa mga sediment. Ang mga kaakit-akit na buhay na bato na ito ay binubuo ng isang bato na may panlabas na kabibi ng buhangin. Pagkatapos ng malakas na pag-ulan, ay sinasabing lumilitaw ang maliliit na anyong bato sa mga katabi na kung tawagin bilang mga lumalagong bato. Lumilikha ito ng reaksyon sa mga chemical sa loob dahil ang porous na material ay sumisipsip ng kahalumigbigan at mineral at ito ay nagpapalaki ng mga bato. Sa katunayan, lumalaki ang trovant sa paglipas ng panahon. Lumalaki sila ng humigit kumulang 1 pulgada sa loob ng 1,000 years. Lumilikha ito ng reaksyon sa mga chemical sa loob, kaya't ang pressure mula sa loob ay nahahati sa dalawa. Ito ay isang pambihirang phenomenon at nangyayari rin ito pagkatapos ng ulan. Ang mga bato ay maaaring maglayag sa buhangin sa maikling distansya. Ngunit marami sa mga iyon ay ganap na hindi kumikibo. Iyon ay dahil mayroon silang mga ugat na tulad ng mga estrukturang naka-anchor sa kanila sa lugar. Ang mga trovant ay karaniwang makinis at walang gilid. Maaari silang maging cylindrical, nodular o spherical. Ang pagkakaiba sa hugis dahil sa hindi regular na paglikha ng semento. Ito ay isang uri ng sandstone concretion na naglalabas ng semento at kung minsan ay lumalabas na parang buhay. Ang trovant ay isang tunay na kakaibang kababalaghan. Dahil sa kaakit-akit na buhay ng mga bato
na tila lumalaki at gumagalaw, ang site ay naging isang magandang atraksyon ng turista para sa Romania. Upang maprotektahan ang mga hindi pangkaraniwang geological na nilikhang ito, ang Trobant Museum Natural Reserve ay binuo sa Balsea Country ng lokal na katawan noong 2004 at ngayon ay protektado na ng UNESCO. Namangha ka ba sa mga batong ito? Anong masasabi mo? Comment down below at muli po ay maraming salamat sa panonood. Ingat and God bless!